paano makakuha ng pinakabagong TIN ID. And kung first time mo dito and gusto mo pa ng mga helpful online tutorial videos katulad nito, click mo na ang subscribe button or follow our page. Ito yung TIN ID na nakuha ko mismo sa BIR branch or sa RTO kung saan nakaregister yung TIN mo or kung saan ka nagkatrabaho. Ang bilis ko lang siya nakuha. Within the day, nakuha ko kaagad yung TIN ID ko. Tandaan na sa mga RDO, possible na may mga fina-follow na cut-off. Sa napuntahan kong RDO or BIR, ang cut-off nila is until 1 PM lang. So this time, pag-usapan na natin kung paano ko nga ba ito nakuha. First, pumunta ako sa BIR branch kung saan nakaregister yung TIN or yung tax identification number ko. Normally, kung saan ka nakatrabaho and kung saan RDO under yung company na yon, doon ka pupunta. O di naman kaya kung meron kang business kung saan naman yung address nun, hanapin mo na lang kung saan RDO ba yon. Paano malaman? Pwedeng pumunta sa website ng BIR, that's bir.gov.ph, and then mula dito, i-check lang ang C zonal values. So kung ikaw ay nagkatrabaho, let's say sa Ilocos Norte or nandito yung address mo, RDO number 1 na BIR ang pupuntahan mo. Meron ding iba dito, like sa Tarlac, Zambales, or kahit sa Bulacan, sa ibang part ng Metro Manila, makikita rin dito yung sa RDO number na dapat puntahan for BIR. Ngayon, kung alam mo na kung saan dapat pumunta, mas maganda na i-prepare mo na rin yung mga requirements mo. And also, speaking of requirements, yung form na kailangan fill-upan is yung 1905 na form. Meron dalawang paraan para makakuha nito. Ito yung unang requirement. Una, pagpunta mo sa BIR, pwede kang humingi ng mismong form na ito. Katulad nito, hiningi ko lang to sa mismong BIR branch. Pangalawa naman, pwede kang bumalik ulit sa website ng BIR, that's bir.gov.ph. And then from here, i-check mo lang or piliin mo lang yung Access BIR Forms. At hanapin dito yung 1905. Pwede na itong i-download at ipaprint na din. Katulad ng ginawa ko, pinrin ko na lang din siya sa bahay para sa bahay pa lang na fill-upan ko na yung mga information na nire-required dito. Ang kailangan fill-upan is yung TIN or Tax Identification Number, yung RDO code kung nasaan yung TIN mo, yung complete name, and then i-check lang tong Tax Identification Number or TIN card. For the rest dito is hindi na kailangan lagyan ng information. Maliban na lamang kung may kailangan kang i-update sa record mo. Kung mapapansin nyo, itong 1905 na form is for update, correction, or cancellation. So, isa sa mga halimbawa ng pag-update is kung gusto mong palitan yung status mo from single to married or married to single, pwede rin gamitin itong form na ito. Now, kung meron ka ng form, i-make sure lang na fill upan ito ng maayos. Gumamit ng black ball pen kapag mag-fill up ng mga government forms na katulad nito. And then, pwede nang pumila at humingi ng number mula sa information desk. Katulad nito, nakakuha ako ng number and kailangan ko na lang siyang hintayan na matawag para ibigay yung mga requirements. Isang requirement pa lang yung napag-usapan natin, which is yung 1905. Ang iba pang requirements na nire-require nila is yung government-issued ID. Bukod sa original, kailangan dala mo yung photocopy nito. Halimbawa ng mga government-issued ID is yung sa UMID, passport, yung mga updated, yung sa LTO, or license na ID natin. And of course, kailangan mo nga ng personal appearance para sa TIN card issuance, hindi sila tumatanggap ng representative. And just in case na pang ilang issue na ng TIN card sa'yo, kailangan mo magbayad ng 100 pesos, katulad ng nangyari sa akin. Pero kung first time mo palang magkakaroon ng TIN card, wala dapat itong bayad. Mag-prepare na rin ng affidavit of loss kung sakali naman ng reason kung bakit ka nagre-request ng panibagong TIN card is because nawala nga yung dati mong TIN card. And after nga matawag at mabigay lahat ng requirements, ito na, nabigay agad sa akin yung pinakabagong TIN card kung saan nakapaloob dito or nakalagay dito yung details ng TIN natin or tax identification number, complete name, updated address, and birth details. Kailangan na lang to lagyan ng one-by-one photo, pirmahan, at ipalaminate. So, ganun kabilis mag-request ng TIN card sa BIR within the day lang na process to. Pero may mga pagkakataon na possible balikan nyo pa lalo kung wala na yung TIN card na pwedeng pagprintan or hindi kayo nakaabot sa cut-off. And nakatulong ba tong video na to? Kung oo, pakiclick ang like button. Pwedeng-pwede nyo ring i-share sa iba para makatulong lalo. Bye!